Malakas po ang hinala ni Anabel Rama na si Amalia Puentes ang may pakana ng gulo na kinasangkutan niya at ng isang entertainment columnist sa buro ni Dolphy noong Biyernes. Pero itinagi po ni Puentes at ng showbiz writer si Chito Alcid ang paratang ni Rama. Narito ang report. Matapos ang umano'y panunugod ni Anabel Rama sa showbiz writer na si Chito Alcid sa burol ni Mang Dolphy nitong Biyernes, nagbalik siya sa lamay. Isa-isa raw niyang nilapitan ng magkakapatid na Quezon para mag-sorry at tinanggap naman daw nila ito. Masaya-masaya ako kasi si Eric, sinamahan pa niya ako sa kay paring Dolphy, nag-sorry ako kay paring Dolphy sa nangyari. Pero di pa rin siya natatapos sa pagbira kay Alcid na umano'y naunang nagpasari. Di rin daw totoong tinutukan niya ng kutsilyo si Alcid. Nabigla ako, nakalimutan ko na nasa kainan pala kami. Yung hahampasin sana niya ako ng ano, ng iPad niya, naghanap na ako ng mahawakan ko, kung kutsilyo, kung ano. Nahawakan ko yung ano, baston. Hinala ni Rama, ang kaaway niyang si Amalia Fuentes, ang may pagkanaumano ng gulo. Kasi si Chito, dala ni Amalia yun eh. Parang pakawalang aso, parang para sugurin ako. Pareho naman itong tinanggi ni na Fuentes at Alcid. Anabel Rama does not need any provocation. And besides, she is not worthy for me to plan this. Kawawa naman ang mga topic ng bibintangan niya. Hindi nga namin alam na magkakasama-sama kami nung araw na yon. Biglaan. Git ni Alcid, si Rama ang nauna. At bago pa ang gulo nitong Biyernes, matagal na rin daw siyang sinisiraan ng talent manager, kabilang na ang tweet na nanghalay umano siya ng janitor. Meron daw Dusit Hotel, na meron daw akong nirape na janitor, excuse me, get the information or the biodata of that guy, i-produce nyo. Di raw masabi ni Alcid kung bukas siya na makapag-ayos kay Rama, lalo na't may nakabinbin pang demanda si Rama laban sa kanya. Doon kami dinimanda sa Cebu, di makita tayo doon. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting.